sinasabi ng mga Duterte supporter, panis na to. Totoo naman, 6 years ago. Pero panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente, ito nalantad. Meron siyang parliamentary immunity. Ang isang presidente while sitting, hindi pa pwedeng sampahan ng kaso, maliban for impeachment. Pero ngayon, dahil nga hindi na siya Pangulo, pwede itong gamitin ng sino mang pamilya na maaaring magreklamo dito kay Duterte kung sa tingin nila makakatulong bilang ebidensya ang mga testimonya nitong si dating police officer Arturo Las Cañas. At higit sa lahat, ang mga interviews na ito, confession na ito na ginawa ni Las Cañas including si Edgar Matubato ay mga ebidensya na nasa International Criminal Court. Pakinggan po ninyo ang napakaraming revelasyon dito 6 years ago. Pero hindi po ito umusad kasi alam naman natin na meron pong parliamentary immunity sa loob ng 6 na taon bilang Pangulo. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ngayon, muli po natin balikan ang mga nakakahindik na mga revelasyon dito po nitong si Las Cañas. Pakinggan at panoorin po ninyo mga tol. Magandang umaga sa inyo. Thank you very much, SPO3 Las Cañas, for this interview. It's been a few days since you appeared in the Senate. Do you think you got a fair shake? Patas ba sila sa'yo sa palagay mo? Personal is patas po, ma'am. Patas. Wala kang naramdaman doon na yung iba, they wanted to put you down, they already had an idea in their mind, or they were biased? For me, is okay lang po yun. Tanggap po yun. Tanggap mo yun. Ano yung tanggap mo, sir? Yung mga question na, for example, yung delivery sa akin question ni Senator GB, na may mga kontrata ako, yung mga question na masama ako sa presidente. Normal yun. Okay. We're gonna go to that later on. I wanna ask you first, why should the Filipino people believe you when you already lied? In 2016, you faced the Senate, you were under oath, nagsinungaling kayo. Kumarap kayo ngayon, you are under oath, tapos sinasabi nyo, ito na ang totoo. Bakit dapat kayo paniwalaan ng taong bayan? Isa po is dahil personal akong involved at personal akong inutosan ni Mayor sa mga nangyayaring patayan noon sa Davao City nung siya ay Mayor pa. Sa makatuwid, kung totoo ang sinasabi po nitong si retired police officer Las Cañas, eh meron po siyang personal knowledge. Kasi siya mismo ang nagsasagawa ng mga utos di umano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. By the way, baka magtanong kayo, retired police officer ito, merong ganitong mga ginawa. Paano kaya yung mga benepisyo na nakuha niya sa Philippine National Police? Magpapatuloy po iyon kasi wala naman po siyang naging kaukulang administratibong kaso nung siya po ay aktibo pa sa serbisyo. At hanggang sa ngayon, 6 years ago, wala naman pong isinampang formal na kaso laban po dito kay Las Cañas. Kaya mananatili po yung mga tinatamasa niyang benepisyo simula po nung nag-retired po siya bilang police officer. Tuloy po natin ang sinasabi po dito nitong si Las Cañas. And then, pangalawa, yung statement ko, open statement ko yung sa Senate at saka yung sa pag-imbestiga sa akin, it will incriminate me. And then yung siguridad ng mga mahal ko sa buhay at stake ngayon, hindi lang sa akin. Okay. Then why did you lie in 2016? Ba't kayo nagsinungaling? Una po is... By the way, meron pong latest na pahayag yan. Tinalakay po natin ito nung kagabi. At dito po sa naging interview sa kanya nitong si Antonio J. Montalban II nitong November 30, 2023. Tahasan na pong sinabi nito pong si Arturo Las Cañas na si Duterte is the lord of all drug lords in southern Philippines. Ito po yung pinakabagong pasabog nito pong si Arturo Las Cañas. Pero ito pong pinapanood po natin kung saan napakaraming revelasyon at sinasabi niya na napakaraming pinapatay di umano
ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay 6 years ago po niya ito sinabit nung siya po ay in-interview nitong si Karen Davila. Sarili kong seguridad, seguridad ng pamilya ko. Takot kayo nun? Eh, siyempre. Oo. And then kasama ko din ang mga kasamahan ko sa trabaho, lalo pa si retired SPO Paul Sanay Binaventura, si SPO Paul Jim Tan. Kasi kami yung magkasama, I know their capacity to kill. Dahil kasama kami. And then ngayon is presidente na amo namin. In 2016, tumatanggap ka ba noon ng allowance kay Pangulong Duterte? Yes, through Sanay Binaventura. Oo, until when? Until January 2017. Okay, so is it possible na kaya ka nagsinungaling noong 2016 ay you were still on the payroll of the president? Isa yon sa mga sabihin na lang natin na posibilidad. Pero 2015, first quarter of 2015, sinauli pinasana yun kay Sanay. Dahil parang mahiya na rin ako at saka hindi ko nakaya din ang mga may mga inuutos sa akin na gusto ipapatay na nahalata na ni Sanay na marami akong ginagawa ng excuses. So, ayun. Para sa akin, parang hindi. Ano ang kahalagahan, bakit po natin ito binabalikan? Ako po ay hindi isang abogado pero dati din po akong police officer. Yung mga sinasabi ni Antonio Arturo Lacanlas Cañas, hindi po yan bago sa akin. Ngayon, ang pagpatay po kasi, meron po itong tinatawag na prescription period. Kung babasahin po ninyo ang ating revised penal code, makikita nyo po ito sa Article 90 or 89 kung hindi ako nagkakamali. Puntahan po natin ang artikulo dito po sa revised penal code. Prescription of crime. Sabi po dito, crimes punishable by death, which is wala na po tayo ngayon kasi meron po tayong Republic Act 9346 prohibiting the imposition of death penalty. Meron na lamang po tayong reclusion perpetua saka life imprisonment pagka special laws. Lahat po ng mga krimen na ang kaparusahan ay reclusion perpetua ay prescribed in 20 years. Ano po ang ibig sabihin nun? Ganito po yon. Meron pong authority ang Estado na i-prosecute ang sinumang pinagbibintangang nakagawa po ng krimen na may kaparusahan pong reclusion perpetua, 20 years and 1 day to 40 years, sa loob po ng 20 taon. Kaya kung sinasabi nitong si Las Cañas na siya po ay inutosang magpatay ng mga tao, bibilang lang po tayo ng mga taon pababa, 20 years from now. Lahat ng mga di umano'y pagpatay since 2023 pababa, pero syempre ang tinutukoy dito panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya 2016 na lamang natin sisimulan, hanggang probably hanggang 2003 ay sakop pa po ng prescription of offense na ito. Ibig sabihin, ang mga biktima ng di umano'y extrajudicial killings na ito na nangyari sa City of Davao ay sa kasalukuyan pwede pa rin pong magsampa ng kaso sa ating hukuman kung meron po silang kaukulang ebidensya at testimonya. Yan po ang mahalaga ngayon na malaman ng publiko. Siyempre, hindi rin mawawala po dyan na ito pong mga sinasabi ng mga tao na ito ay hawak na daw po ito ng International Criminal Court bilang ebidensya laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi natengge, simula po nung naging Pangulo nung July 1, 2016 hanggang sa June 30, 2022, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron po kasi siyang parliamentary immunity. Kaya kahit anong sabihin itong sinanas Cañas ng mga panahong iyon, hindi pa pwedeng makasuhan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang malaking tanong ngayon, pwede bang kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasalukuyan para sa mga pagpatay na nangyari noong 2016 hanggang 2003? Pwede pa kasi meron pa tayong prescription of offense na tinatawag na 20 taon na pwede pong i-prosecute ng Estado
ang sino mang pinagbibintangan na nakagawa po ng krimen na meron pong kaparusahan na hindi bababa sa 20 taon o reklusyon perpetua. Ituloy po natin ang pinapakinggan po nating interview dito po ni Karen Davila kay Las Cañas. Kilakadisa, at gusto ko din na kumbaga makawala na din ako sa grupo ko na parang sa sarili ko parang palagi ako nakakulong kahit kaano kalaki yung allowance ko. It's important that we answer the questions of the public when it comes to your intent and your motivation. So you admit in 2016 tumatanggap ka pa ng allowance and then you lied in the Senate 2016. So it could be a reason. 2017, nagsabi ka na ng sinasabi mong totoo. May allowance ka pa ba nun kay Pangulong Duterte? Last 2017 is January. First week of January, tinanggap ko yun kay Sunny. And then, yun na, final na yung decision ko na ilalabas ko na ito. So, yung mga ibang nanonood ngayon, they could be asking, baka naman kaya nagsalita ito? Kasi huminto na ang allowance kay Pangulong Duterte. So what was more important? You wanting to tell the truth? Or because the allowance stopped and then you said, I'm gonna spill all? Ang sa akin is, gusto ko nang ilabas lahat. Mm-hmm. Dahil isa is, hindi na kaya ng konsensya ko. Pangalawa, yung promise ko sa Diyos nung nakasurvive ako, binigyan ako ng bagong buhay. And then, hindi ko pwede itong dalahin sa libingan ko kung ako man ay mamatay o patayin. Kasi napaka-grabe ang magnitude na ginawa namin. And then, naawa din ako sa mga anak ko na silang mamalasin pagdating ng panahon. You view spiritual renewal as a reason. Parang na-born again ka, tama ba yun? Yes, noong nakausap ko yung kaibigan kong madre, after the Senate hearing, mga But one... you first experienced spiritual renewal in 2015. Not exactly the spiritual renewal, okay. Pero nag-kumpis ako sa pare. Oo. Noong first time na nag-dialysis ako sa Dabaldok Hospital, may pare pumunta sa akin, yung kaibigan kong pare. Then nag-kumpis ako sa kanya, in general, na... Ito, isa ako sa mga gumagawa ng pagpatay. And then, isa ako sa mga death squad. Okay. Na pangalan na double death squad. So, when did you really experience the spiritual renewal that made you want to tell the truth? When after the Senate hearing, yung sinunggaling ako, nakausap ko yung, binisita ko yung kaibigan kong madre na nasa Manila. Doon ko nagingi sa kanya ng kapatawaran kasi alam niya na nagsinungaling ako. And then I sought the sister na kung pwede maigisik ako sa kanya na mag-audience ako sa isang pare. Dahil dito, ibibigay ko yung written confession ko at magbigay ako ng personal na oral testimony sa mga madre at sa pare ngayon. Okay. Nasa sa inyo ngayon kung maniniwala kayo dyan. Anyway, matagal na po ito, 6 years. Pero inuulit po natin, hindi na masyadong napakinggan sa publiko kasi alam naman natin na kontrolado ng Duterte administrations ang galaw halos ng lahat ng mga law enforcement authorities, lahat ng nakapailalim sa ehekutibo. Kung ano ang gusto kasi ni Duterte nung time na yon, yun po ang nasusunod. In fact, ito nga pong ABS-CBN, na isa rin sa mga critical sa dating Duterte administration, napasara, natanggal na ng prangkisa. Pero tingnan natin ngayon, considering wala na si Duterte sa posisyon, kung ano ngayon ang mangyayari dito sa 6 na taon ng revelasyon nitong si Las Cañas sa harapan po ng publiko. Pasensya na kayo kung hindi ko maipakita ang video kasi ABS-CBN, copyrights po ito, kaya pakinggan nyo na lamang po yung audio. Ngayon, Arthur, maraming tao ang nakukonsyensya. Pero bihira yung maglalakas na loob na sabihin ang Pangulo ng Pilipinas, killer. Totoo po yun. Sino ang tumulong sa'yo para magkalakas ng loob na lumabas at magsalita? Take us through it. Did anyone approach you? Assure you, who did you talk to other than yung madre? Ang sarili ko po.
ang sarili kong konsensya, ang sarili kong pananaw na pananalig ko sa Diyos. Okay, but who did you talk to? Because clearly, you were able to speak in the Senate. Did you approach Senator Trillanes? Did you approach Senator Laila De Lima? Hindi po. How did you get there? Lumapit po ako sa kaparian. Hindi ko lang pangalanan naman po the security. And then sinabi ko sa kanila, through oral testimony, yung lahat ng mga ginawa ko, yung pagsinungaling ko sa Senate, kung bakit. And doon din, kung hindi ko nagkamali, that was December 22, 2016, after my retirement. Sinamahan ako ng mga madre. Doon din binigay ko yung written testimony ko. Kanino? Sa isang pari. Okay. Maliban sa oral testimony and confession ko, yung written confession ko, binigay ko to prove na sincero ako sa layunin ko. So Arthur, are you telling me that the ones backing you up are members of the Catholic Church? Is that fair? Yes. Okay. So today we're seeing it. So the ones supporting you and in a way giving you moral, spiritual, moral and spiritual upliftment, so to speak, is their priests, nuns, members of the Catholic Church. Yes, ma'am. Okay. Do you think you are being used in any way by the Catholic Church to destabilize the government? No. What makes you say that? Because ako ang lumapit sa kanila. Well, in fact, ako ang nagamit sa church na matupad ko ang personal kong layunin to tell all the truth in public confession. Can you share with us the name of one priest or one nun who helps you? Hindi kaya ma-jeopardize ang security nila, ma'am. Do high members of the Catholic Church approve and know of their support for you? For example, the levels of the bishop, alam ba nila? Yes. Alam nila. Okay, so it's fair to say you have the backing of the hierarchy of the Catholic Church in the Philippines? In terms of my spiritual upliftment, yes. Okay. Arthur, maituturing mo bang mamamatay tao si Pangulong Duterte? Yes, based on his temper. At yan, napatunayan po natin na totoo. Kasi tinanong si Las Cañas, maituturing mo bang mamamatay tao si Rodrigo Duterte? Yes, based on his temper. Ano ang patunay na mamamatay tao si Rodrigo Duterte? Yung bunganga niya. Siya mismo ang umamin sa harapan po ng napakaraming pagkakataon. Pinakalatest po dyan sa programa niya sa SMNI, Gika ng Masa, kung saan sinabi niya, ginamit niya ang confidential funds nung city mayor pa lamang siya sa Davao para magpapatayin ng mga tao doon. At meron din pong interview na naipakita na po natin sa ibang pagkakataon na inamin po nito pong si Rodrigo Duterte na hindi niya mabilang ang tama ng bala na tumama dun sa tatlong katao na kanyang pinatay. O, tuloy po tayo mga tol. Temper. Have you ever seen him kill a person? Personally, no. But based on my personal experience sa kanya, on his temper, may sariling description ko sa kanya is that he has this momentum of lethal temper. But temper doesn't necessarily mean you're a killer. Why? Because he can summon us or anybody at his disposal to kill someone as he wish. Would you remember how many times Mayor Duterte has told you and the team to kill someone? Would it be more than 5 times, 10 times? More than 10. More than 10 times. Wherein you were personally in the room. Yes. Na narinig mo, hindi inutos ni Sunny or ni Makasaet na sinabi lang sa'yo. Yes. Marami lang beses. Hindi ko na matandaan yung iba. Yung mga prominente na lang na ano? Yung bombing. Okay.
Kasi he was there. He was there. Oo. Yung iba, hindi ko na matandaan, pero maraming beses. Yung isa, yung simple lang, yung sa ano, yung sa patasaha. Isa yun. So, would you say he's a murderer? Parang ganun na rin. Kasi lahat ng ginawa namin is galing naman sa utos niya. All right. Now, I want to challenge you on some of the questions that were raised in the Senate. And some of them is, some senators have asked this, your failure to remember the first time you killed somebody. You said you killed over 200 people. Who was the first person you killed? I did not kill that person. It was a reckless imprudence that resulted to the accidental death of that person. But my question is, who was the first person you killed? Meaning, who was the first person that you consider na pinatay mo? Sino siya? Kasi pag the question kasi ba considered na pinatay is para sa aking understanding, there was an intention to kill. Okay. Yung first na nakapatay ako ng tao, iyon yung accidental. So I use the word. Sino to, sir? Nakapatay. Hindi ko na malala, matagal na yun. Nung may hinabol akong snatcher. Okay. And then pinutukan ko, tinamaan yung bystander. Oh, iba yun. Accidental yun. Accidental yun. Ang tinatanong ko sa'yo, sino ang unang taong pinatay mo? Ganito. May nangyari noon sa station namin. Hindi ako nagkamali. That was 1985. And then, it was a misencounter between our group, policeman, na nandoon kami sa station. And these were the PC soldiers. Dalawa ang patay sa kanila. And then, yun ang ma-remember ko na una kong first encounter na napatay ko. But then you were not yet a member of the Davao Death Squad because you said in the Senate that you became a member in 1989. Yep. Okay, so let's start from there. Nung naging miyembro ka ng Davao Death Squad, sino ang unang taong pinatay mo o pinapatay sa'yo? Usually, wala pang pangalan na Davao Death Squad, pero kami ang nag-exist as the dead squad. Okay. Using the legitimate organization of the police, especially yung the anti-crime unit na nung naupo si Mayor Duterte as mayor, yung kanyang pinaka-the best friend na si Medyo Makasait, siya ang nagiging task group commander. So you're saying in 1985, kahit police ka pa, police ka na nun eh, hindi pa Davao Death Squad, ginagamit na ang police. Sa level namin, sa station, nung hindi pa mayor si Duterte, meron na kami ginagawa na ang tawag doon ay San Beijing. Kasi I was the most junior of the group. So, sumasama ako. So, in other words, the Davao police, you're saying, has been salvaging and killing even before Mayor Duterte went into office. Yes. So, Mayor Duterte was not the first, you're saying, to have started this in Davao. Yes. Sinong mayor before Mayor Duterte? Nung before Mayor Duterte, is hindi naman kasali sila sa doon sa mga death squad. Kasi okay, within the group lang namin ito, na yung commander namin, na si Major Makasait, is yun ang kanyang nagiging policy as a policeman and as a station commander. Mm-hmm. So nagiging na-imbed yun sa mindset namin na it is right. So what you're telling us today that you did not say in the Senate is the salvaging and killing of the police force in Davao was happening before Mayor Duterte. Yes, okay. Na yan. When Mayor Duterte came into power, who was the first person na inutos niya sa'yo patayin mo? Hindi lang sa akin inutos, ma'am, kasi I was the most junior doon nakasali sa grupo. Inutos sa amin. And then, usually, ang pinapatay namin talaga, mga kriminal. Okay, who was it? Kung pangalan, hindi ko na maintindihan, marami na. Yung una, sir. I mean, you have to remember, presidente na to ngayon, when he was a mayor, do you remember him mentioning a name? Where were you? It must be in your memory. I mean, here's Mayor Duterte, a sitting president. Yes. He can't remember who was the first person he told you and other people to kill. Yung personal niyang personal lang niya na ano. Sa
Do you remember the first time you were in a room with Mayor Duterte? Yes. Okay. The Muslim bombing. Was that the first? Hindi na, nakapatay na kuno ng tao. No, I mean with Mayor Duterte. With Mayor Duterte is personal niyang inuto sa amin. Yes. Isa yun, si isa si Junpala. Yes, but do you remember the first? Yung tipong dumating si Mayor Duterte, na-meet mo, sinabi niya, gusto ko patayin niyo ang taong ito, itong pangalan, dito nakatira, criminal yan. Do you remember a moment like that? Hindi ko lang ma-remember. Alright, who do you remember did Mayor Duterte ask you and the others to kill? You were in the room, narinig mo, he said it himself. Personally, kung ma-remember ko lang is, isa yung dinala namin sa kanya personal, si John Bersabal. Okay. Isa yun, personal yun. Sinabi niya. And then, yun, isa kay John pala. Okay. Pag-usapan natin si June Bersabal. In your February 20 confession, you said that the family of June Bersabal was killed in front of him. The family of June Bersabal? Ay pinatay sa harap mo at ni June Bersabal. But in your February 19 affidavit, sinabi mo lang, you just heard the sound of guns. Nakarinig ka lang ng tunog ng mga baril. Habang ang mga kasamahan mo ay pinapaputukan si Bersabal, the father-in-law, yung kanyang buntis na asawa, ang 4-year-old son at ang mga kasambahay. Hindi po Bersabal yun, no? O, ano ba ang totoo? Patasaha yun. Okay, ikwento mo. Ano ang totoo? Kasi ganito yan. Go ahead. Yes. Si Bersabal muna, what happened to him? Ganito yan. Pinatawag kami ni Mio kasi mayroon siyang ipa-aristo na tao by the name of, yun, si Bersabal. Do you Bersabal remember the year? If I'm not mistaken, siguro mga 1997 ito. Okay. Medyo napakatagal na, no? Kaya yung prescription of offense na binanggit natin kanina, mukhang malabo nang mangyari na yung miyembro ng Patasaha family, kung meron mang surviving doon, eh magsampa pa ng kaso sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi 1990s pa eh, 20 years mahigit na ang nakalipas, wala nang pagkakataon pa ang ating gobyerno para po i-prosecute sa di o manoy pag-utos nitong si Rodrigo Duterte na ipapatay itong Patasaha family. Ang kwento kasi nito, mga tol, mamaya sasabihin din naman itong si Las Cañas, merong kinidnap na isang individual sa Davao. And after several months, nakalaya ito, allegedly nagbayad ng ransom, and in the process, eventually natuklasan kung sino yung nasa likod. At ang nasa likod pala ng pangyayari na yan, yung isa doon sa miyembro ng pamilya na ito. Nadamay na lamang yung bata, asawa, father-in-law, tiyahin, katulong, at iba pa. Ganon karami. Yung di umanoy, ayon kay Las Cañas, pinapatay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May warrant siya binigyan sa amin, so hinuli namin itong tao. Saan? Sa Kaputian, sa Samal Island. Ah. Well, in fact, si Edgar doon, ang ginawa namin siya ang point man. Nahuli namin si John Bersabal, recorded ito ng Kaputian Police. Pero kasi si Mayor Duterte, kaharap mo, narinig mo, binigay niya warrant, marami kang kasama, sinabi niya, patayin niyo si June Bersabal, narinig mo. Hindi pa, ganito yun. Okay. Ganito yan. Yung nahuli namin si June Bersabal, di-present namin sa kanya personal ni Mayor. Pinagalitan ni Mayor. And then sinabi ni Mayor, in Bisaya, lubaan na lang ninyo. Meaning, patayin niyo na yan. Nandun ka? Nandun ako. Anong suot ni Mayor? Anong kulay ng shirt? Ayun, hindi ko na ma-remember. Matagal na yun. Saan kwarto ito? Hindi, sa labas ng bahay niya. Doon sa likod namin dinala ng bahay niya doon sa Central Park. And then sinabi niya na kung i-present niyo yan doon sa Sigapoy Police, kasi doon kasi na-issue yung warrant ng court doon, maka-escape na naman yan. Gagawa na naman yan ng krimen. Kasi notorious talaga ito. So sabi niya, lubaan na lang niya.
So ilan kayo noon? Ilan ang kasama mo? If I can remember, ako, SPO 3 Jerry Baguhin, and SPO 4 Bay Pabo. Okay. Then meron pa kami kasama na a police na hindi ko ma-remember. At siya na si Edgar, pero hindi ko na kami tulo ang nakausap. June Burst sa Bali. Nung narinig niya ba yun na sinabi ni Mayor Duterte, patayin niyo na to? Ang parang pagka-recall ko, ang tanong na sa kanya ni Mayor Duterte is yung kaso niya, bakit siya natanggal servisyo, din parang sagot niya out. Pero nung sinabi ni Mayor na lubahan natin niya, wala na siyang wala siyang sinabi. Mm-hmm. So yan ang ginawa namin. Naghanap kami ng paraan. Okay. Paano? Anong ginawa niyo? Pinuntahan namin yung Sigaboy Police Station. Dinala namin si John Bersabal doon. And then sinabi namin sa station commander na noon si Inspector Mitra na ganito ang gusto ni Mayor Duterte na mangyari. Then sinabi namin yung solusyon. Sabi namin, pirmahan niyo itong lockboxer. Attesting na ito over namin yung the living body of John Bersabal. So buhay pa noon? Buhay pa siya. Oh. And then sinabi namin, by that particular night, ilabas mo na ito nag-escape. Kasi ito, when we pauwi na kami ng Davao, itapo namin ito somewhere, pero labas na ng Davao Oriental. Anong ginawa niyo? So yun nga, yung pinurmahan niya yung logbook namin na na-receive nila yung katawan ni John Bersabal. Dinala namin si John Bersabal, tinapo namin siya sa daan, pinatay. By the way, kung gusto niyo pong mapanood ng live itong pinapanood natin, pwede niyo pong puntahan dito po mismo sa ABS-CBN kasi hindi ko po ito pwedeng ipakita, Jonathan Dionisio. Ano? Pag pinakita ko to, copyright ako diyan. Saka alam ko naman na ikaw si Boy Kigul, kaya Boy Kigul, ikaw na lang ang mag-comment, si Jonathan Dionisio, hindi na natin kailangan dito. Paano mo pinatay? Ang ako nag-drive yung mga kasamahan ko sa likod, parang di anong tawag yan, parang di sakal mo na, meron kaming pagsakal eh. Yeah. yung anong tawag yan, yung lubid, and then through stop mga stab wounds. Mm-hmm. Sinaksak so, nila. Yes, then tinapo na lang namin sa daan. Oo. Pero naka-record sa istasyon, naka-escape siya at that night. Arthur, pag kinikwento mo ito ngayon, of course respecting the memory of June Bersabal and the family, but do you remember how you felt then? How would it be like to kill someone? Did you feel guilty then? Or did you feel... No. Uh-oh. Anong pakiramdam mo noon? Eh, parang nagkaservisyo kami sa bayan. Kasi ito, is hindi na ito babalik ulit at magawa ng krimen. Yun ang... Saan natin to, ha? Reaction na lang natin kasi mahaba yan, hindi natin tatapusin. Pero ganito lang kasimple yan. Sinasabi ng mga Duterte supporter, panis na to. Totoo naman, 6 years ago. Pero panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang presidente, ito nalantad. Meron siyang parliamentary immunity. Ang isang presidente while sitting, hindi pa pwedeng sampahan ng kaso. Maliban for impeachment. Pero ngayon, dahil nga hindi na siya Pangulo, pwede itong gamitin ng sino mang pamilya na maaaring magreklamo dito kay Duterte kung sa tingin nila makakatulong bilang ebidensya ang mga testimonya nitong si dating police officer Arturo Las Cañas. At higit sa lahat, ang mga interviews na ito, confession na ito, na ginawa ni Las Cañas including si Edgar Matubato ay mga ebidensya na nasa International Criminal Court. O kaya, kahit anong sabihin ninyo na panis ang mga ebidensya na ito, ang mga testimonya na ito para sa isang party laban kay Duterte, eh hanggang dun lang kayo sa pagsasalita ng panis na yan. Dahil pwede pa rin po itong i-entertain, particular dito sa atin, ng anumang korte kung merong magre-reklamo. Mahigit 200 daw ang pinapatay sa kanya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa dami po noon, maaaring ang mga pagkakataon, taon, panahon ng mga pangyayari na yan ay papasok pa rin doon sa prescription of crime. Inuulit natin, ang prescription of crime, 20 years
sa mga may kaparusahan ng reklusyon perpetua at ang murder, Article 248 ng ating Revised Penal Code, meron po yung kaparusahan na reklusyon perpetua o pagkakakulong ng 20 years and 1 day to 40 years. Ang prescription niyan, 20 years. Ibig sabihin, bibilang lang tayo ng 20 years pababa. Kaya from 2004 hanggang 2016 possible, kasi yun yung panahon na hanggang na mayor itong si Rodrigo Duterte sa City of Davao, eh pwede po pa silang magsampa ng kaso sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang pinakamahalaga ngayon dito. Regardless, kahit anong sabihin ninyo, napanis na ang mga testimonya na ito. It will be validated pa rin and probably magamit as evidence ng mga magrereklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.